Ilang years na kayo na mag-asawa? Asawa? Just, I think, celebrating our 6th year anniversary. But we've been together 8 years, going 9. Isa kayo sa pinaka-strong na showbiz couple. Anong sekreto? Ikaw muna, Lloyd. No copying of answers, ha? Anong sekreto, Lloyd? Communication. Aha. Uh-huh. Lahat kailangan pag-usapan. Kasi, after the marriage, wala na yung lahat ng mga best. Of course, lahat ng gagawin mo, yung day-to-day activities mo, iba-iba yung upbringing. Magkaiba yung upbringing niya mga asawa. Mm-hmm. So, dapat talaga nag-uusap kayo para at least makita niyo yung middle ground. Dapat na understand niyo yung pare para mag-work yung Shamsi, no copying. No, I always ask him nga. Sabi ko, you know, it's really hard to be in to be married. It's not something easy na, you know, pag boyfriend, girlfriend kayo, parang everything is sailing smoothly, wala masyadong. And 8 years is no joke, ha? And it's really hard. Sabi ko sa kanya, it's work. If tayo, nahihirapan na tayo, what more yung iba? Mm-hmm. But for us, siguro, aside from communication, sabi nga ni Lloyd, I think it really started with our choice to love each other every day despite whatever problems, despite whatever shortcomings. Na parang love yung isa't isa even before. But when you're married, you have to choose to love that person every day. So before time, dapat set yung expectations sa isa't isa. Para at least alam mo na kung saan kayo papunta. Ano yung pa? Walang gulatan. So, nag-aaway na kayo? Nag-aaway na ba kayo ng bongga? Bongga. Yung... Actually, yung nag-aaway namin, may kinalaman sa negosyo. So, walang personal, walang personal. Sino unang nanunuyo? Ngayon. Pero was there a time na natulog kayo ng magkagalit? Parati ako tinutulungan. No, kasi, he's my boss, diba? Pag pinapagalitan niya ako, sometimes, syempre, ina-hurt ka, tapos nagigayat ka na parang, ano ba ako, empleyado mo ba ako, o asawa, mga ganon. So, it's really, karamihan ng mga arguments namin, may kinalaman sa trabaho. Wala pa naman kaming away na yung personal. Selosan, wala. Sino mas seloso? Parang wala ng problema sa third party. Dapat na busy ka sa pagtrabaho. Business. Confident. And speaking of the business, itong Smiley, di ba sa damit? Pero yung iba niyong businesses, pagkain, walang conflict or mas okay. Oo. Kasi totally different businesses. Pwede din ko yun. Kasi kapag nasa, basically pag nasa fabric, sa textile ako, siya naman sa design. Yes. And then kapag may schedule kami para mag-together sa food kami. So walang conflict at all. Nakakatuwa nga eh, kasi parang hindi namin ito sinadya. But sabi ni Lloyd, parang whenever we think about it, parang we're trying to provide the 3 basic needs of a person, which is food, clothing shelter na lang. Correct. Oo nga, no, kompleto. Perfect. Pero hindi namin yan inisip. Pero nagkataon lang na it all fell into place. Do you have plans of helping out the Taal victims with like food or clothing? Buti wala pa kayong tinayo sa Tagaytay, ano? Na hindi nyo ba naisip magtayo ba? Yeah, but we have a house there. Actually, pa namin nakikita. Hindi nyo pa ano kung ano nangyari sa house. So, meron na ba kayong padala ba kayong food na ganyan? Yes, yes. Nice. So, we'll announce it. I think later we also have parang secret pa. Na joke. Ayun, basta. Of course, yung mga charity works natin. Especially may bahay kayo doon, no? Pumusta. Kailan nyo pupuntahan? Ito. How are the kids? Nandito ba sila? Ayun, ewan ko. Sa mga lola, sa mga grandma. So, musta ang balancing with the kids, with work? Sometimes mahirap. Ang pinakamahirap siguro for us is, ako, for me siguro, personally, is when I have to leave the kids at home and have to go to work. Lalo na yung
eldest si Naila. May attachment pa sa'yo. At saka, ano niya, sabi niya sa akin na parang yung second umiiyak. Pero si Naila talaga, she can put it into words already. Sabi niya, don't go to work! Why do you have to go to work? Why will you leave here? I thought you miss me. Di ba you miss me? Don't go to work! Siya. Pag-guilty siya. Pag-guilty. Nagdadrama. Nagdadrama yung bata. Nagdadrama na. Parang, sabi ko, if mommy leave you, if mommy leaves you, you will not miss mommy anymore. Sabi niya, yes, I will not miss you anymore. Mga ganun. So parang, ikaw naman as a mom, parang, parang okay lang ba to? Na, you know, working, you're both working. Pero, pag may ganung mga doubts ako, I always think about how my parents brought me up. Mm-hmm. And my mom was also a career working woman. Mom. And I never felt that abandoned, or I never felt na parang may pagkukulang. Kapalit ka rin pa nga eh, I feel proud of her achievement. I'm happy with her career life. And parang siya pa nga yung naging inspiration ko, yung naging model ko for me to work hard as well. So, hopefully sana ganun din sa mga anak ko. Okay, ano ba? Pinapag-guilty ka ba ng mga anak mo? Oo, hindi na ako. Iba na yung gusto nila. Mami niya, tinitreaten pa lang sa tatay. Wala na. Ayaw na talaga. Yeah. I don't miss daddy. You. Mas iyo. Do you want me to miss you? Pero gusto naman, medyo naman dali niya, lagi nagpapakarga. Ilan pa plano niyo? Well, dalawa. Dalawa? Oh, two more. Nice. Longer. Ngayon, kung may lumusok pa, why not? Di ba? Blessing na yun.